Ayun, namumuso ang aking intro. Siyempre, sweets ang ating lulutuin. Matamis. Kaya eto, kutsinta naman. Siyempre, pagkatapos nyong makita, mapanood na aking mga foods na niluto, eto, gawa naman tayo ng matamis. Kutsinta. Napakasimple lang nito, mga kaibigan. Konting ingredients lang. Basta meron, makakagawa ka nito. Ito ang ating mga kailangan. Ayan o. Gumamit ako dito ng brown sugar. Pero ito yung integral na sugar. Mas healthy yan. Nandyan ang flour. All-purpose flour. Nandyan ang cornstarch. Siyempre, gagamit din dito tayo ng atsuete seeds. Yung pampakulay. Siyempre, dyan natin tutunawin sa warm water. Yan ang ating, tapos meron din tayo ditong ley water. At, siyempre, 2 and 3/4 cups of water. Tapos, kailangan din natin ng molding cups. Ayan. Tsaka, siyempre, yung pasingawan. So, ano muna natin? Lagyan na natin ng warm water ang ating atsuete seeds para kumulay. Haluhaluin lang natin, tapos set aside lang natin 'yan. Sa isang mixing bowl, lalagay na natin ang ating mga dry ingredients. All-purpose flour, cornstarch. Ayan. At ang ating integral whole sugar. Mas healthy yan. Dahil hindi siya pinaraces. Hindi siya very natural na sugar yan. More potassium. Tsaka okay siya sa mga nagda-diets. Ayan, haluin lang natin yan. Pag nahalo natin itong mabuti, ilalagyan natin ito ng tubig. Dahan-dahan lang po natin ilalagyan ng tubig. Haluin lang po muli. Alam niyo yung sugar na yun, napakaganda no sa kalusugan. Hindi siya yung processed na sugar. Kaya kung makikita nyo, medyo may buo-buo siya. Ayan, haluin lang po natin to. Tapos yan, dahan-dahan natin lalagyan ng tubig. Ayan, lagay na natin lahat. At haluin po itong mabuti hanggang sa matunaw po yung sugar, ang harina, at ang cornstarch. Ayan. So, nahalo na po natin mabuti. Ilalagay na po natin ang ating pampakulay na atsuete. Ayan. Haluin lang po muli natin. At, siyempre, isusunod po natin dito ang ating ley water. Lihiya. At, haluin lang po muli natin mabuti. Ganun lang po kasimple, mga kaibigan. Napakadali. Ayan, ilalagay na natin sa ating molding cup. Sa ating cups. Ayan. Gumamit ako dito ng scoop ng ice cream. Oh. Isang scoop lang, tama na. Dahil hindi natin kailangan punuin yan. Masarap to, mga kaibigan. After nyo kumain ng tanghalian, ng hapunan, pati sa almusal, pwede to, merienda. Oh. So, after natin itong malagyan, itong ating mga cups, nakapag-prepared na ako ng tubig na kumukulo at doon natin i-steam.
Ayan. So ilalagay na natin sa ating steamer. Lagay lang po natin sa medium heat o kahit yung mahina lang na ano, basta tuloy-tuloy po yung steam nya. Nilagay ko po muna siya sa 20 minutes. Pero ito po, ang guging ano po nito is 20 to 30 minutes. Ayan. So yun. After po ng timer natin, ayan na po siya. Set aside lang po natin siyang lumamig bago ilatanggalin sa cups. Ayan na po. Kitang-kita naman po. Sarap niyan. Lalo na kung may kinudkod na alangang niyog. Ayos na. Pwede siyang merienda. May namumulot ng pangan yan. Di ba nga po? Napakasimple. Inyo pong tingnan dyan sa baba ang ating tamang measurements ng ating ingredients. Kaya tuloy lang po kayo sa pagsubaybay sa akin. Thanks po sa inyo. God bless you all.